showbiz fanatics, Oji Diaz abay nagsalita na patungkol sa issue ni Dominic and Miss Catherine Bernardo. Ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa ating mga videos. Maraming salamat po. At ngayong araw nga ay ihatid natin sa inyo ang patungkol nga sa di mamatay-matay na issue patungkol kay Dominic Roque and Catherine Bernardo, kung saan kamakailan lamang ay ito po yung isa sa mga topic ni Mr. Oji Diaz sa kanyang YouTube channel sa Showbiz Now na. So, or Oji Diaz Showbiz Update, sorry. So, lagi pong tinatanong, what's the real score between Dominic Roque and Catherine Bernardo? Totoo nga bang nanliligaw si Dominic kay Catherine? Talent manager blogger Oji Diaz shared that someone asked him if showbiz personality Dominic Roque is courting Asian superstar Catherine Bernardo. Dominic and Catherine are part of the Circle Friends of called Nuya Squad with other celebrities. They have been friends for many years. They were at times that their photos together with some of their friends during their bonding moments were shared on social media. In a recent episode of Showbiz Update, Oji Diaz Showbiz Talk Show, he shared that someone asked about the real score between Catherine and Dominic. May nagtanong lang naman sa akin, sabi niya, Mama Oj, naniligo ba si Dominic Roque kay Catherine Bernardo? The talent manager vlogger shared that question he received from someone. And sa kanya pong channel, ay nilinaw po, no? May nilinaw po si Mr. Oji Diaz sa totoong real score between Catherine and Dominic Roque. Kasi kahit ano pong deny ni Dominic Roque tungkol sa kanilang relasyon, ay hindi po mamatay-matay yung issue na to. Kaya naman sa kanyang latest updates, panoorin natin ito. Ayan, o. Lalo na itong mga kaarawan ni Dominic. Ano nga yung chika doon? Eh, yun nga na. Yung sabi nga ni Dominic, hindi sila friends. Magkapatid. Magkapatid diba? Sila, oo. Magkapatid sila. At saka yung bati ni Catherine, di ba? Parang ngayon lang yan na-discover na may din po si Dominic Roque. Hindi ko naman, niloloko lang niya. Oo. Diba? Parang, di ba? Uy, may dimples ka pala. At saka nire-repost ni Dominic. Oo. Tapos meron pa ngang isa na talaga minamadali sila. Eh, nag-post pa. Oo, ng fake code card. Ay, ayun nga. Ano nga yung fake code card? Fake po ito. Ibig sabihin, hindi po totoo ito. At may disclaimer naman sila na hindi ito totoo. Eto na yung nasusulat. Ano sabi ni Dominic Roque? Mal. Mal, yung tawag niya kay Catherine. Oh, kasi si Mal, si Daniel. Mal, salamat sa pagbati. Andiyan ka ng mga panahong down ako. Pangako, di ko sasayangin ang pagkakataon na bibigay mo. Happy birthday to me! Cheers! Nilinaw ni Mr. Oji Diaz sa kanyang showbiz updates na tanging magkapatid, hindi po magkasintahan kundi hindi rin magkaibigan pero magkapatid ang turingan ni Catherine Bernardo and Mr. Dominic Roque. According to Mr. Oji, sinabi niya na kung may mali siya daw doon po sa kanilang friendship or sa kanilang samahan, maaaring lahat po ng mga pangyayari sa kanilang buhay ay hindi po i-repost at hindi rin magpo-post si Catherine para po ipaalam yan sa publiko. Alam niyo naman sa showbiz, diba, talagang kailangan hindi po lahat inilalabas. Pero dahil nga ayaw din mabahiran ni Mr. Dominic Roque and Catherine Bernardo yung totoong friendship, yung totoong samahan nilang dalawa, eh talagang lagi niya pong sinasabi kapag may nagtatanong sa kanya kung ano ba ang totoong relasyon nila, kung meron ba silang romance sa rumors with Catherine, eh lagi niya pong sinasabing magkapatid sila. So, isa yan sa mga talagang binigyang linaw ni Mr. Oji Diaz sa kanyang Showbiz Now na dahil nga kahit ano pong deny, kahit ano pong sabihin nitong si Mr. Dominic, hindi siya pinapaniwalaan ng publiko dahil madalas ngayon sightings silang dalawa. Para lang po sa halaman po ninyo, bago pa po dumating sa buhay ni Mr. Catherine Bernardo, si Alden Lee Charles na nalilink ngayon sa kanya, ay magkakaibigan na po sila. Boyfriend pa lang niya itong si Mr. Daniel Padilla, ay magkakaibigan na sila. Ibig sabihin, mas naunang nagkaroon ng relationship si Miss Catherine as a friend kay Dominic Roque kesa po dito kay Alden. Kaya po talagang maganda rin na at least nagsalita na rin itong si Mr. Oji Diaz with regards to this, para at least lahat maging malinaw sa lahat, diba? Kasi medyo
na sustain kasi yung kanilang friendship. Na talagang parang nababash ng todo si Miss Catherine dahil po sa mga photos at videos sa lumalabas. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento or mga reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. Magbabasa tayo ng ilan sa mga reaction po ninyo. No? Unahin po natin ang komento ni Miss Ann Velamade. Sabi niya, strategy yan sa direktor para mamiss nilang isa't isa at magampan na nila exactly kung anong hinihingi ng story ng movie. Naaalala niyo po ba kung paano pinagbawalan direct kate si Catherine na makapag-usap kay Daniel sa panahon na nagsishooting sila ni Alden sa Hong Kong? Baka pinagbawalan na naman silang dalawa ni direct na magkita o mag-usap man lang para maging malungkot yung feelings nila at mamiss talaga nila ang isa't isa para maging totoong malungkot. Actually, ginagawa po yan during the taping, ano, talagang mamaga para po talaga makabalik ka dun po sa iyong karakter, ginagawa minsan yung strategy. Sabi niya, ang feeling sila at maging effective yung acting nila sa movie kasi sa movie, 5 years yung supposedly hindi nagkikita. Tignan mo si Alden sa GMA Gala, napakanungkot ng mata niya, parang hindi siya kasing saya. Katulad nung announcement day, sa balik tambala nila ni sobrang happy ng mata niya. Lately, parang he's suffering inside over something. Ayan, so nasisense po ng ilang mga fans. Pero feeling ko lang, no, talagang nag-enjoy po si Alden Richards during the gala night kasi parang sobrang lasing na lasing. And sabi po ni Miss Bridgie Pamposa, hi Ma'am Dars, thanks again sa update. Grabe naman ang ating beautiful Miss Catherine. Kahit 3 AM ng madaling araw, ang daming fans na naghihintay sa kanya, no? Di nalo siguro sa Canada, inaabangan na siya. Ay naku naman, kahit walang makeup siya, maganda siya at batang bata niya tingnan. Totoong sinabi ni DJ, kahit hindi daw magkayo si Miss Catherine, napakagandang babae. Yan, anong mangyayari kay DJ? God bless Miss Kat and to all cast ng HLA, God bless Kat din. According po sa source, eh marami po talaga ang nag-abang, no, dun po sa Calgary, Canada. At so, hindi ina-expect ni Miss Catherine Bernardo na ganun kadami ang sumusuporta sa kanilang film. And sabi ni Miss Norina Gonzalez, pagsikat ang love team, expect the damage. Maging matalino tayo guys, as long as we support Kat then no fake news can break us apart. Yes, true naman yan. Totoo yan, kapag po talagang relevant ang isang artista pagdating sa showbiz, eh gagawa at gagawa talaga nang ikakasira yung mga bashers. Ganyan po ang trabaho. Diba sabi ko nga sa inyo, meron po mga times na merong tinatawag na demolition job. Katulad na ginagawa kay Vice Ganda, diba? Na isa sa mga napag-usapan noon na talagang meron siyang mga bashers. Sabi ni Sansulang, wala si Alden. There's something special from the two except a pure close friendship because of sequel movie. Both help each other to awake fanatics for a new blockbuster. If things personal may develop, so be it. If not, they remain very good colleagues. True naman yan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na lagi natin sinasabi, don't invest too much. No, dito po sa tambalang ito, not unless na talagang umamit at talaga sila. Sabi ni Miss Virginia, hi Ma'am Dars, thanks for update. Yes Ma'am Dars, para sa akin, noon pa sila ni Daniel, bakit lagi nasa si Mami Min? Kasi para sa akin mukhang hindi pagkakatiwalaan si Daniel, eh lalo for the physical. Ngayon dahil 28 na si Miss Kat, hiyaya hindi na sumama si Mami Min. Turuan nila maging independent si Catherine. Kasi nga, beauty niya, pang queen talaga siya. Kaya sa interview ni Tito Boy, Direk Kati, sa lahat daw na naging artista niya sa movies, si Miss Catherine lang daw ang hindi niya pinapagalitan. Thanks again Ma'am Dars. Ako kahit ano mayari, Miss Catherine forever. Ayan. Thank you po Ma'am Shibirji Pamposa for your unwavering support para po kay Catherine Bernardo. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!